Hello everyone! Welcome back to our channel. In today's video, meron na naman po akong isi-share sa inyo na bagong kaalaman o konting tips o konting care guide sa ating mga Calathea. Yes, mga Calathea plants po ang nandito or mas kilala siya sa tawag na prayer plants. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga common mistakes sa pag-aalaga ng ating mga Calathea plants or ng ating mga prayer plants. Kasi a lot of you guys ay gustong-gustong mag-alaga ng Calathea, kaya lang ang reason ay mahirap siyang alagaan. Well, meron talagang mga Calathea plants na mahirap alagaan. At yan po yung isashare ko sa inyo ngayon kung papaano sila alagaan at papaano maiiwasan yung mga maling pag-aalaga or mga mistakes na ginagawa natin sa ating mga Calathea plants. So, baka hindi nakakaalam, nandito ako sa Loland. So, ibang-iba ng pag-aalaga ng ginagawa doon sa mga lugar na malalamig or for example sa mga highland, ganyan. Kasi pag sinabi mong Loland, andyan lahat yung problema. Like for example, mahirap alagaan yung isang halaman na napakadaling alagaan sa highland. And yung mga halaman na nasa Loland na madaling alagaan, pag inilagay mo siya sa highland, mas madaling alagaan. So, yun guys, ang mahirap sa ating mga taga-Loland. Mahirap mag-alaga ng mga halaman na gusto natin. Lalong-lalo na pagdating dito sa atin ay namamatay or mga masiselan talaga. So, bago natin i-share yan sa inyo, gusto ko lang ipakita sa inyo yung ilan sa mga Calathea plants na nasa harapan ko. Nabawasan na sila guys, pero meron pang natira dun. Or marami nang nabawas sa kanila kasi doble-doble yung Calathea ko, so pinamigay ko na para naman hindi masyadong maano yung garden, hindi masyadong siksikan. Kung mapapansin nyo, yung ating mga Calathea dito ay tumatayo na or nagiging ano na sila, napufold na. Napufold, yes, tumatayo, ganyan no. Dun sa mga hindi nakakaalam, ang Calathea plants tuwing maggagabi na or mga 5:30 or 6 o'clock, yan, nag-i-start na yung tumayo. Ayan, mag-i-start na yung ma-fold. Ito yung favorite ko sa lahat, yung peacock or yung tinatawag na Calathea peacock. Ayan, no. Sobrang ganda niya. And nabawasan ko na siya, na-propagate ko na. So, saka na natin yan pag-uusapan. So, ang unang-unang isi-share ko sa inyo na mistake sa pag-aalaga ng mga Calathea plants natin ay pagdating sa potting mix. Maaring yung ating mga ginagamit na potting mix ay maling-mali. Kasi sa ating mga Calathea plants, ayaw nila na nai-stack yung tubig sa kanilang mga potting mix. So, ano ba yung dapat na potting mix sa kanila? Sa akin, mas nag-work yung nilalagyan ko sila ng konting-konting coco peat and then rice hull. Pupwede dito ang garden soil. Yes, pupwede sa ating mga halaman. Pero hindi ko siya inire-recommend ng puro or pure. Kasi hindi naman lahat sa lugar natin makakabili tayo ng mga ginagamit ko dito or ginagamit ng iba. So, yung garden soil, marami yan kahit saan. Kahit saan natin yung makikita. So, ang tekniko, paggagamit kayo ng garden soil sa inyong mga Calathea, ay lagyan nyo siya ng rice hull para maging fast draining pa din siya. Yes, gusto ng ating mga Calathea ng palaging may moisture ang kanyang potting mix, pero ayaw niya ng natutuyuan. Check nyo lang kung tuyo na yung ibabaw niya, and pag isinuksok nyo pa yung daliri nyo, ay medyo moist pa, yun yung time na po pwede nyo silang diligan. Ano ba yung nangyayari pag nakakalimutan nating diligan yung ating mga Calathea plants? Ganito guys ko. Nagkakaroon siya ng crunchy part or mga tuyo-tuyo. Ayan. Kaya, yan ang iiwasan nyo na dapat gunting. Huwag nyo akong gayain, hinihila ko. Ito naman ay ilang taon na sa akin. Magdadalawang taon na siguro to sa akin. And nahatian ko na to. Dadagdagan ko na naman siya ng potting mix kasi naubos na yung potting mix niya, kakadilig ko. Oh, nasa kalahati na lang. And ito ay from Thailand. Nandun kasi yung local niya na ganito. Ang pagkakaiba nila, pag imported sa ganitong klaseng halaman or yung tinatawag na rattlesnake ay mas mahaba siya, mas matataba na mas mahaba. Ito naman, mas maliliit na medyo oblong. Yan yung ating rattlesnake. So yun guys, yung unang-unang shinare ko sa inyo ay yung potting mix nila. Dapat tama yung ibibigay nyo sa kanya. Or lagyan nyo siya ng konting pumice, basta lang maging fast draining yung inyong mga halaman. Kasi kung sakali
na pagdating ng tag-ulan, syempre tag-ulan, aabot siya ng isa, dalawang linggo dire-diretsyong ulan, ma-overwater yung ating halaman kung sakaling wala silang sisilungan. Yan yung number 2 na mistake na kailangan nating iwasan, yung ma-overwater yung ating mga halaman. Ang ating Calathea plants ay gusto ng medyo moist o laging moist ang kanyang potting mix, yung kanyang dahon, pero ayaw niya ng na-overwatered. Paano ba malalaman na na-overwatered mo na yung mga Calathea plants mo? Nagkakaroon siya ng mga wala akong mabigay na example sa inyo, pero yung dahon niya ay naninilaw na para siyang may ispat, and then medyo malamig yung dahon niya or para siyang lanta, tapos yung pinaka-stem niya parang jelly na may tubig-tubig. Hindi katulad na pag nagkulang lang sa dilig or nakalimutan nating diligan, for example, ilang araw na, nagkulang sa dilig. Ganyan lang, crunchy lang siya. Pero pag na-overwatered mo, yung ano siya, basa-basa, yung kanyang stem or yung kanyang, eto o, yung kanyang dahon, tangkay ng dahon, basa-basa. So yun yung iiwasan natin sa ating mga Calathea plants. Number 3 naman na i-share ko sa inyo ay lack of humidity, or mas gusto ng ating mga halaman na medyo malamig sa area na paglalagyan nyo. I mean, ng ating mga Calathea plants. Hindi lahat ng halaman gusto ng mataas ang humidity. So, dito sa ating Calathea plants, gusto nyan mamasama sa yung lugar na paglalagyan nyo sa kanila, kasi doon sila mas nagtatribe, doon sila mas lumalago, doon sila nagiging lush or bushy sa area na yon. Ang gagawin lang natin, pag kulang ang humidity sa area na paglalagyan nyo sa kanila, ay i-spray nyo siya ng tubig. Hindi naman laging ini-sprayan, pero pag nakikita nyo na tuyong-tuyo yung mga dahon ng halaman nyo, yes, po pwedeng lagyan or po pwede namang basain yung halaman yan. Kasi dito sa Calathea plants, mas gusto niya ng medyo may ano yung kanyang dahon, may tubig-tubig. Or, di ba tuwing umaga, pag sobrang lamig, nagkakaroon siya ng moisture, yun yung gustong-gusto ng ating mga Calathea. So, pag nakikita nyo na medyo malungkot yung dahon nila kahit nakakadilig nyo lang sa kanila, isprayan nyo or try nyong isprayan ng tubig ang kanilang mga dahon at saka yung ibabaw ng potting mix nila, and then babalik siya, tatayo agad yan ng ilang minuto. So ang next naman na i-share ko sa inyo na mistake sa pag-aalaga ng ating Calathea plants ay ang i-direct sila sa sun. Ayon ng mga Calathea plants po natin, hindi ko sasabihin lahat, pero karamihan ng mga Calathea plants natin ayaw nang nakadirect sa araw. Anong nangyayari pag nakadirect sa araw? Natutuyo po. Diba pag dinidiligan natin yung ating halaman, yung mga bottom leaves niya, natutuyo. Yung ipinakita ko sa inyo kanina, natutuyo yung mga bottom leaves niya pag kulang siya sa dilig. Sa araw, pag ayaw niya ng sisikatan ng araw, or ayaw niya, or sobra na siya sa sikat ng araw, ang natutuyo sa kanya ay yung ibabaw, hindi yung ilalim. Ito. Ganyan yung itsura ng nasusubrahan sa araw ang inyong mga Calathea plants. So, mas okay sa ating mga Calathea plants yung may konti lang siyang araw na nakukuha. Bright light, or naka-indirect light siya, or perfect sa kanila pag may puno kayo sa inyong mga bahay, ay doon nyo siya ilagay sa ilalim ng puno. Kasi mas gusto niya doon yung malamig, mahangin, yun, isa pa yun, dapat mahangin sa area na paglalagyan nyo sa kanila para mas dire-diretso yung paglago nila. Meron naman na mga Calathea na kahit na naaarawan siya ay okay lang sa kanila. For example, ito hindi siya maselan, itong si Pika, pero ngayon, isinama ko na siya dun sa mga karangan niya or yun sa mga kapamilya niya. So, etong ating mga Calathea peacock ay nakadirect na siya ng ilang oras dito before sa harapan ng bahay or sa gate, and wala namang nangyayari sa kanya. Ayun nga lang, pag nakadirect siya sa araw, ay mas madalas ang dilig ko sa kanya kasi natutuyo yung bottom leaves niya. Nakukulangan siya sa dilig kasi malakas yung hangin sa area na pinaglalagyan ko sa kanila. Isa pa sa hindi masela na halaman ay ang Calathea lutea. Diba, ginagamit na pang accent yun. Yung malago, meron ako nun dati. Ay, meron pa pala ako. Meron pa pala ako. And, etong mga Calathea lutea, yan yung mga nagiging pang
absent sa ibang halaman. For example, sa front yard natin na nakaka-receive ng direct na araw, na sikat ng araw. Pero hindi ko maisasadya sa inyo na lahat ng kalateya, kasi karamihan sa mga kalateya plants natin ayaw nang naka-direct or nasisinaga ng sobrang init ang araw or sobrang tagal. Kahit na hindi siya naka-direct sun, kung doon sa paglalagyan nyo sa kanya ay sobrang tutok pa rin yung araw, kahit na filtered yung bubungan nyo or yung taas nyo may net, kung ilang oras naman siyang nandun, na kahit na naibibigay mo naman yung gusto nila, for example, yung pagwa-water or pagwa-water natin sa kanila, ay hindi pa rin siya magiging healthy kasi ayaw niya. Lalo na yung mga masasela natin, mga kalateya. Kung ako sa inyo, mas maganda, ilagay nyo lang lahat ng kalateya nyo sa bright light. Pero kung kayo naman ay matagal na nag-aalaga ng mga halaman at kilala nyo na ang mga kiliti ng bawat mga kalateya plants nyo, go! Pwede nyo pong paarawan yung mga po pwedeng paarawan. Pero doon sa mga beginner na nanonood dyan, ay huwag nyo munang gayahin yung mga halaman or kalateya natin na po pwede sa direct. Baka mamaya yung mailagay nyo, hindi naman pala po pwede. Di masisi nyo pa ako, di ba? Kaya mas maganda, naka-bright light lang siya, nandun sa isang gilid. Ito, gusto niyan sumala sa mga ilailalim. Kaya lang di ko na siya nilalagay sa ilalim ng plant rack. Lahat sila nandun sa taas. Especially yung mga ganito, yung mga mabababa. Pero pag ganitong matataas, sa baba. So, ang next naman na isi-share ko sa inyo ay ano ba yung water na dapat or pandilig sa ating mga kalateya plants. Sa akin naman, kahit ano ay pwede. Yes, kasi ginagawa ko yan dito sa aking mga kalateya plants. Pero, mas okay pa din yung rainwater. So, ngayon, magtatag-ulan na, ipon-ipon kayo ng rainwater, ilagay nyo sa drum. Kasi yan yung gusto ng ating mga halaman. Hindi lang ng kalateya plants. Lahat ng halaman natin gusto ng rainwater. Ang iba, magsasabi na, ay bakit ako tap water yung ginagamit ko? Yes, gumagamit din po ako ng tap water, especially pag naka-graduate na sila ng isang taon sa akin. Yun, ginagamitan ko sila ng hose talaga. Pero mas okay pa din kung gagamit kayo ng tap water, especially kung bago pa lang yung mga kalateya plants, bagong ripat, kahit naman bagong ripat yan, pwede nyo silang diligan agad-agad. Basta fast draining yung kanilang potting mix. And sa tap water, ang ginagawa ko, pagbaguhan pa lang yung isang kalateya plant ko sa akin. For example, may balde ako. So, umaga ko siya nilagay sa balde, yung nasa gripo, yung galing sa gripo na tubig. Umaga ko siya nilalagay sa balde, tapos kinabukasan after 24 hours, pwede mo na siyang gamitin pandilig. So, pag umaga ko naglagay ng balde, kinabukasan, mga hapon pa, lampas 24 hours na, saka ko sila gagamitin pandilig. Pero, dahil matatagal naman na sila, diretso sa hose na yung pandilig na ginagawa ko. Pero kung ikaw po ay nangangapa pa lang sa iyong mga kalateya plants at bago pa pala nang aalaga, mas okay, lagyan mo sila or pandilig mo sa kanila ay rainwater. Paano po pag walang rainwater or mineral water? Kaya lang magastos, di ba? So, ang may sasuggest ko sa inyo, gripo or tubig gripo, ilig mo lang siya ng 24 hours bago ipandilig is okay na. Pero marami rin naman sa atin na gumagamit ng diretso na. Kaya lang kasi itong mga kalateya plants natin, medyo maarte siya sa tubig. So, yun yung iwasan natin. Pero karamihan naman sa mga kalateya plants ko na itinira dito is hindi na siya maarte. So, ito yung isa pa sa mistake na dapat nating iwasan pag mag-aalaga ng kalateya plants. Dapat i-search nyo muna kung alin yung maselan sa hindi maselan na kalateya plants. Kasi, may iba sa atin na basta makabili lang ng kalateya plants. Magmamain kayo and then hindi nyo mamuna isi-search kung ano ba yung tamang pag-aalaga. Kasi guys, dito sa ating mga kalateya plants, iba-iba yung kanilang mga gusto. Especially yung mga kalateya plants na imported, ayan yung medyo hindi ko mahuli-huli ang kiliti before. Iba yung pag-aalaga na kailangan mong ibigay sa ating mga imported na kalateya kesa sa ating mga local na kalateya. So, again guys, yan yung isa sa mali or mistake na kailangan nating alamin kasi hindi sila lahat pare-parehas ng ugali. Etong last na i-share ko sa inyo na iiwasan nyo sa ating mga kalateya plants ay ma-over-fertilize sila. For example, nilagay mo na siya ng vermicast, ng pupo or manure, like for example, mga goat manure, mga carabao manure, mga cow manure, horse manure yan. Tapos lalagay mo pa sila ng, or naka-vermicast pa sila, naka-osmocote pa.
Tapos, halos lahat na binigay nyo sa kanila, ayaw po yun ng ating mga kalateya. Pihira akong maglagay ng fertilizer sa ating mga kalateya. Pag naisipan ko lang, naglalagay ako ng Osmocote. Kasi, yung kanilang lupa, may vermicast na siya. Or pupo siya ng worms. Na nagiging fertilizer pa din ng ating mga kalateya plants. So, huwag nyong i-over-fertilize kasi masama din yun. Ano ang nangyayari? Naninilaw yung ating mga kalateya plants na na-over-fertilize nyo. Akala nyo, naninilaw lang yung mga kalateya plants natin once na na-overwatered sila. Hindi po. Pag yan ay na-over-fertilize mo, maninilaw sila. Mas okay pa din yung simple lang. Kung marami kang mga fertilizer ay isa-isa mo siyang gamitin. For example, Osmocote ay naglagay ka dyan. 3 months na saka siya naubos yung Osmocote. Like, 3 months, 4 months, saka ka ulit maglagay ng manure. Yung mga manure or mga pupo ng mga kalabaw, baka, mas okay yung ginagamit as panghalo doon sa potting mix natin. Yun yung iwasan din natin na damihan kasi masusunog din yung ating halaman pag ganun eh. Ako naman guys, pag may vermicast na yung ating mga halaman, kasi hindi naman ako madami maglagay ng vermicast, naglalagay ako ng Osmocote. Moderate lang yung paglalagay ko. For example, mga 10 to 15 pieces sa ganitong kalaki. Yan, okay na yan. Para maiwasan nyo yung pag-over-fertilize, huwag sabay-sabay gamit. Konti-konti lang. So, yun guys, sana nagkaroon kayo ng idea dito sa mga sinabi ko sa ating video for today. Kasi, mas makakatulong din po na nag-share ako sa inyo nung mga na-experience ko na before. Yes, ito namang mga sinashare ko sa inyo ay na-experience ko na before na gusto kong i-share lang din sa inyo. Magastos maghalaman. So, dapat nag-share tayo ng mga kaalaman or mga natututunan natin sa bawat halaman na nakakasalamuha natin. Ayun lang ang laman ng ating video for today. Sana nag-enjoy kayo at sana nagkaroon kayo ng konting tips sa mga na-share ko sa inyo. And share nyo din po yung mga hindi ko nabanggit dito at baka nakalimutan ko or hindi ko din alam. So, comment down below dahil nagbabasa po tayo palagi kahit na hindi tayo nakaka-reply. So, that's it for today's video. I hope you enjoyed it and don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to our channel, Ken Candelaria, if you want to. And also, click the bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong upload. Thank you and see you on my next video. Bye!